Welcome back again guys for another video ng Jump Assemble. So today, magagawa ko ng tutorial, like simple explanation and demonstration sa skills ni Luffy, na classic Luffy, yung wala pang X mark sa dibdib. And punta na tayo sa training area. So Luffy versus Usopp, classic matchup kung sinong dapat maging captain, kung remember pa yung episode na yan. Tsaka dito rin magbibigay ako ng hints and tips kung ano yung nakita ko or napansin ko habang naglaro ko ng Luffy or dinadala ko si Luffy. So, andito na tayo sa river. Una muna is maglalagay tayo ng isang kalaban lang. So, una, ipapakita ko muna sa inyo ang kung anong basic attack ni Luffy. Simple lang naman yung basic attack niya. Tatlong animations lang. Dalawang suntok at isang sipa. So, eto na, first skill ni Luffy. So, meron siyang apat na skills. At yung last skill niya is, yan yung parang malaking impact or magiging parang napakagandang skill ni Luffy kasi magiging useful talaga siya kapag na-utilize niya yung third skill niya itong support skill. So, first skill, muna na ipapakita ko. So, isa siyang dash. Tapos, kapag na-hit niya yung kalaban, meron silang knockback. So, kahit pa gano'ng kalapit or gano'ng kalayo, as long as pumasok yung kalaban dito sa araw na to, is mahihit sila ng first skill nyo. So, for example, pinaka-tip, ihihit natin yung kalaban. Meron pa rin yung knockback, tsaka damage, at kung malapit naman. May knockback na mas malayo, tapos or drag, tapos knockback, tapos damage. So, yan yung first skill ni Luffy. Dito naman tayo sa second skill ni Luffy, no? So, second skill niya is ganito yung itsura. Itong half na circle na ito, dito mo lang pwedeng matamaan yung kalaban. So, kapag hindi pumasok yung kalaban sa half na circle, walang damage. Simple explanation, kung meron siya dito sa half circle, pumasok siya dito, meron damage siya. At saka yung second skill niya is damage lang. Hindi masasama yung kalaban kung saan direction si Luffy sisipa. So, ganyan lang. At saka, by the way, kung gusto nyo basahin kung ano yung effects ng first skill, ito yung effects. Pause nyo lang kung gusto nyo basahin. Ito naman yung second skill. Yan lang. Sweep lang yan siya, na damage, walang ibang effect. So, yan yung second skill niya. Make sure lang na pumasok sila sa half circle. Tapos, ito yung third skill niya, isang damage. So, same pa rin yung second skill, pero ito, kung sa buong circle naman ito, kung papasok yung kalaban, is matatamaan. Kung hindi, simple explanation, hindi rin sila. Walang damage, tsaka walang knock-up. So, ang third skill pala niya is merong damage at knock-up. So, dalawa yung parang crowd control ni Luffy dito no, na skills. So, pag pumasok sila sa circle, knock-up. Kung hindi, walang knock-up. So, ito naman yung description ng third skill. Pause nyo lang, basahin nyo. So, yan yung third skill niya. At tapos, ito naman yung fourth skill niya or parang third, or hindi parang. Ito ang gear 3 or third gear ni Luffy. So, basahin nyo lang. Tapos, pause kung gusto nyo yung description. So, magiging effect nito is, bibigyan lang ito ng buff si Luffy. Tapos, itong tatlong skills na to, except sa skill na to, yung third gear, is lahat ng skills is mag-iiba yung itsura. So, click ko to. Tignan niyo yung, pansinin yung mga icon nito ng first to third skill. May ibang itsura niyan. So, nag-transform ito ng itsura. Mapapasin nyo. Tapos, ang catch ng third skill is, i-enhance niya lahat ng first to third skill mo. Ang catch ng gear 3 is, i-enhance niya lahat ng first skill to third skill mo. Pero, ang consequence is, si Luffy magiging bata for like 2 seconds. Parang sa anime lang. Ayan, tapos magiging bata si Luffy. Pero, nakaganda sa ang third gear niya o yung fourth skill niya is, long lasting ito as long as hindi mo lang ginagamit itong tatlong skills mo. Okay lang kahit mag-basic attack ka, walang mababago, hindi magiging bata si Luffy. Pero kapag ginamit mo yung skill mo, saka mawawala yung effect ng third gear or yung fourth skill at magiging bata si Luffy. Tsaka ito naman napansin ko kapag meron kang third gear, lalaki yung range ng second skill mo. So compare natin ha.
hindi yan aabot sa bato or hanggang tip lang yan ng bato, pero kapag meron kang trigger activated, yan, lalaki ang range ng second skill mo. Ewan ko ba sa ibang skill, third skill, okay, dyan yung tip. Yan yung tip niya. Kapag meron naman trigger, aso lalaki din siya. Same ata ng first skill, lalaki din, or like lalaki yung range. Wait. So, ito yung wala. Ito yung meron. Ah, same na yung first skill. Second at third lang yung lalaki ang range. So, yan lang yung overall na simple explanation ko at demonstration sa skills ni Luffy. So, dito naman tayo sa tips and tricks na napansin ko habang ginagamit ko si Luffy. So, first is, yung first skill mo, pwede mong gamitin pang dash yan sa mga wall. As long as yung tip is papasok, magdadash ka sa wall. See? Ang higpit na yan, pero magdadash pa rin. Kahit ganyan, dadash yan. So, yan yung first skill mo. Pwede mong gamitin yung pangtakas kung ayaw mo mag-flash kill or ano bang tawag sa skill, yung blink skill dito. So, pwede mong gamitin yung pangtakas sa wall. Tapos, eto naman, yung napansin ko din is magdagdag tayo ng iba pang kalaban. So, limang kalaban. First skill mo is pwede mong gamitin pang dash ng kalaban papunta sa kampi mo. So, demonstrate ko na lang para mas malulis maintindihan. So, ganito. Yan, pwede mo silang ganyanin. Papunta sa kakampi mo. Yan yung nakaganda sa first skill niya. Or ito yung gusto kong skill sa skills ni Luffy, yung first skill niya. Kasi kapag team fight, napakalaking impact niya. Lalo na kapag sama-sama yung kalaban, first skill ka lang, yun, tapos. Tapos combo na yung kakampi mo ng mga skills sila. GG yun. So yan yung nagustuhan ko sa second first skill niya. Tsaka last tip ko sa inyo is parang ito yung parang combo ko kapag naglu-Luffy ako. So ang gagawin na guys, tuturo ko na sa inyo kung ano yung combo ko na ginagamit ko kay Luffy. So again, gagawin ko is magpa-flash ako. First skill, activate third gear, third skill. So utilize lahat ng CC niyan. Mas maganda sana kung meron akong clip, pero wala eh. Hindi ako masyadong gumagamit ng Luffy ngayon. Tsaka kung gumagamit akong Luffy, palaging talo. So, mas maganda kung nakikita nyo na mayroong ibang kalaban. Ay. So, again, ito yung combo ko. Flash, first skill. Third gear, third skill. Yan. Simple combo lang yan ni Luffy, pero napakalaking impact yan. Lalo kapag team fight. Okay lang kung hindi mo mahuli yung lima. At least, makahuli ka lang ng dalawa or tatlo or mahuli mo yung pinaka-core or pinaka-high damage yung kalaban. Yan is napakalaking tulong na lang para sa team mo. At yun lang yung simple explanation ko, demonstration ko kay Luffy at saka mga konting tips and tricks and mga combos na natutunan ko habang ginagamit ko si Luffy. So, yun lang. Hanggang sa muli guys. Salamat sa panonood. And support lang. Subscribe and like. And share sa mga friends nyo kung gusto nyo i-share. And that's it. Bye-ers!